update. Pinturahan ko na rin yung side stand niya. Tapos yung mga passenger foot peg, yung rear set na pinturahan ko na rin, pati yung foot brake lever. Ito na yung status ng Sigma ngayon. Nakabit ko na yung sprocket, tsaka chain, tapos yung gulong, yung brakes sa likod, yung handlebar nakabit ko na rin. Tapos binago ko na yung ano niya, yung grip domino na nilagay ko. Tapos yung bar end pininturahan ko na rin, hindi ko pa lang nahihigpitan. Tapos unti-unti ko na siyang kinakabit. Ito, hindi pa siya nakatornilyo. Tiningnan ko lang yung forma niya kung okay na. Kasi nilowered ko nga to ng 3 inches simula dito sa T-post niya. Nilowered ko siya ng 3 inches. Binaba ko siya. Kaya tinitingnan ko kung okay ba yung tindig niya. At mukhang okay naman. Ayan siya. Kakabit ko na lang ngayon yung mga foot pegs. Mamaya kuhanan ko ulit siya pagka naikabit ko na. Ibang fairings niyan, tsaka yung tank. Ito. Ito yung tank eh. Kakabit ko na rin yung pinaka gas cover. Tapos, ayan yung fairings. Naging puti na talaga siya lahat. Konti na lang yung black niya. Parang ano, parang 1G. Shoutout kay Motodek. 1 hour later. Update, update. Ito na siya ngayon. Medyo kompleto na siya. Pero katulad niyan, itong tanke, hindi ba ito naka-fix? Meron pa akong ayusin dyan. Tapos, ito naman yung gauge. Wala pa. Tapos ito pa, meron pang mga kulang. Pero yung mga ilaw niyan, yan nakakabit na. Yung ilaw, yung flasher niya, gulong. Ano pa bang mga nakakabit ko na dito? Ayan nga, yung mga foot peg, tsaka yung sa passenger yan. Kadena, sprocket, gulong. Ito na, mga ilaw nga sa likod. Tapos yung pipe. Yung ating akra-akrahan, kunwari. Tapos to, itong racing brief. May dikis. Ano siya? Hindi pa nakakabit yung front fender. 6 hours later. May in-order ako sa online ulit sa pambansang tindahan ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Shopee PPP. Ito ay rubber grommets. Pag social, rubber grommet. Ito lang yan, oh. Ito yung goma na mayroong kasamang washer na ano ba tawag dito? Bushing ba to? O basta ganun. Bushing yata to. Yan. Bushing, shing-shing. Yan. Para kasi dito yan sa fairings. Yan. Ito kasing Sigma. Sigma ko eh. Wala ng mga rubber grommet na yan. Kaya lalagay ko yan dyan bago to para ma-less yung vibration at saka para hindi mabiyak tong yung fairings. Meron akong sample lang nalagay dito. Ayan. Ayan siya. Ito. Ang ginawa nung dating owner, nawala yung ganyan niya. Tapos pinilit niyang ipitin. Kaya nangyari yan. Nabiyak. Kaya ngayon, meron na. Okay na siya. Meron pa yan dito. Ayan, alagyan pa ito. Ayan. So, ito pa. Madali lang naman ilagay ito. Kailangan mo lang siyang isuot pa ganito. Ayan o, subukan kong ilagay ng isang kamay lang. Ayan siya. Oo, di ba? Suot mo lang ganyan. Kaso hindi ko kayang ilagay ng isang kamay. Kaya dadaluhin mo. Wait lang, wait. Ito na. Nakakabit na ang rubber grommet. Ayan, kinabitan ko na ito. Ayan. Ayan. Saka ito. Pwede na lagyan ng tornilyo. Thank you.
eventually. After ng speedometer, tsaka ng cover sa gilid, tangke naman ay kakabit ko. Pero bago ko ikabit yan, meron isang issue kasi itong Sigma. Na kahit, lahat ng Sigma, kahit stock na Sigma, may issue siya na umiinit yung tangke niya sa may banda dito, sa may bandang upuan. So ang epekto nun, nakakapaso siya ng betlog. Tama, nakakaluto siya ng betlog. Kaya ang gagawin ko, itong pinaka air cleaner niya, ibabaw na to. Lalagyan ko siya ng insulation, yung ginagamit namin sa bubong, sa construction, para mabawasan yung init niya. Para kung uminit man yung tangke, hindi siya ganun kainit dediretso dito kasi nandito yung upuan. So, malelesen yung pagkakalaga ng itlog. Yun. A few inches later. Ito na siya. Naka-strap na. Strap na lang ilagay ko. Para ano, kasi kung ididikit ko pa siya ng glue or rugby mighty band, sayang. Ani yung airbox eh. Madudumi yan. Kaya ganyan na lang. Hindi naman makikita yan at hindi rin matatanggal. Sana makatulong to, pero alam ko, may magagawa to. Pero obserbahan ko na lang. Tapos, pag hindi gumana, palpang ko. Yun. Ito na, pinatong ko na yung tangke. At ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito sa part na to, dito umiinit. Eh, kung sa iba, may issue ng ipit betlo. Sabi nga ni Sir Sak ng makina. Itong Sigma naman, walang issue ng ipit betlog, pero yun nga, merong laga betlog. Laga talaga yung betlog mo, sobrang init nito. Kaya siguro ito, sana gumana tong naisip ko na to. Masapinan siya na insulation yung ilalim. Yan siya. Yan siya sa ilalim. After nung tangke, nung side fairing sa manikakabit ko ngayon. Yan. Yung ibang tornilyo ng fairings, eh wala na yung ganito, yung pinaka thread niya. Ito, hindi ko alam kung ang tawag dito, basta tong clip na to, eh wala na. Yan. Kaya bumili na lang ako ng bago, pero yung ordinary lang. Para mapaltang ko lang siya ng bago at makompleto ko yung tornilyo. Six and a half hours later. Nakabit ko na yung sidings. Yung dalawang sidings magkabila yan. Ito yung kabila. Yan. Okay na siya. Ang kailangan ko na lang ikabit. Hindi ito sa may tangke. Tapos, yung front fender. Tsaka yung araro o yung belly pan. Ito, side mirror. Tapos, okay na muna. We'll be right back.
We'll be right back.